Nagbabalik ang ulat bayan. Matapos manumpas tungkurin bilang bagong executive secretary, humarap sa media kaninang hapon si dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin at sinagot ang ilang issue. At para bigyan tayo ng update, nasa Malacañang ang ating senior correspondent na si Alan Francisco live. Maan sa meet and greet nga kaninang hapon ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa mga opisyal ng Malacañang Press Corps ay pinumpirma niya ang pagbitiw sa pwesto ni Attorney Trixie Cruz Angeles bilang Press Secretary epektibo ngayong gabi. Sa message maan ni Attorney Trixie Cruz Angeles sa media, health reason ang kanyang sinabing dahilan. Binanggit din ni Attorney Trixie Cruz Angeles na masaya siyang nakatrabaho ang media sa Malacañang. Ayon naman kay Senior Deputy Executive Secretary Hubert Guevara, wala pang bagong press secretary na tinatalaga ang Pangulo. Nagpasalamat din aniya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Attorney Angeles. Binanggit din ni Guevara na concerned si Pangulong Marcos Jr. sa nangyaring pagpaslang sa radio commentator na si Percy Lapid. Aniya, inatasan sila ni Pangulong Marcos na magsagawa ng imbestigasyon hinggil sa nangyaring ambush sa komentarista. Sa ibang balita, pinumpirma maan ni Executive Secretary Bersamin na nag-resign na rin bilang chairperson ng Commission on Audit o COA si Attorney Jose Calida. Ayon kay Bersamin, ipinaubayan na niya kay Calida ang dahilan ng kanyang resignation. Tinanggap na rin nila ang resignation ni Calida at pinuri siya sa pagmamahal nito sa bayan. Narito naman maan ang payag ni Bersamin sa pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. nitong weekend sa Singapore. What is insensitive about it? Formula One? Alam niyo kung sino yung nandun na nanood? Mga ministers din na katulad niya, higher. He was even higher than all of them. And there were even, I think, kings yata ang sinabi na kanya doon sa... Advisor nung royal... Hindi lang. It is something that is going to attract many other big people from other countries in Asia. The president was not the only dignitary there. Maan, masabi ko rin sa naging activity ngayong araw ni Pangulong Marcos kung saan ay nagkaroon at pinangunahan niyang cabinet meeting ng kanyang mga nare-appoint na opisyal at yung iba pang mga opisyal na una ng na-confirm ng CA no ay sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang Facebook page na patuloy nating asahan yung matuwid at aniyay mahusay na paglilingkod ng mga nare-appoint niyang opisyal. At live mula rito sa Malacañang, Alan Francisco para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, Alan Francisco.